Okay, yun. Magandang araw sa lahat. We're back. Welcome to another video. Okay guys, kamusta? Kamusta mga batang ligaw? Ayan. Okay, for today's video, pag-uusapan natin, okay, kung ang Yulo Kiwi Cafe Racer 152 ba is good for long rides. Kung itong motorsiklo ba na to ay kayang tumagal, kayang makipagbakbakan sa ibang mga branded na motorsiklo pagdating sa mga long rides. Okay? Kasi, madami nagtatanong, Pops, ano, kaya ba niya mag-long rides? Kaya ba niya makipagbakbakan sa iba mga Japanese brands o sa mga big brands o sa mga kilalang brands ng motorsiklo dito sa Pilipinas? And also, madami ako nababasa ng mga nagtatanong tungkol doon sa mga Facebook page na kung saan tinatanong nila kung kaya ba daw makipagbakbakan o makipagsabayan or kaya ba daw ng Yulo Kiwi Cafe Racer 152 ang mga long rides. Okay? So yun yung pag-uusapan natin ngayong araw na to sa video na ito. Oo nga po guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko and naligaw lang kayo dito sa YouTube channel ko, well, welcome to Lost Rider PA. Ayan. Okay, so kung trip niyo yung mga contents ko, kung trip niyo yung pagmumotorsiklo at kahit anong tungkol sa mga riders o kaya sa mga motor, well, ito ang YouTube channel na para sa inyo. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Mabala guys, wala ko malimutan. So sometimes may mga nalilimutan akong detalye. Check nyo yung description down below. Okay, so minsan may mga nilalagay akong details na hindi ko nababanggit sa mga videos ko. Okay, so better check it out. Adulid nyo yung mga links. Adulid din yung mga links guys ng ibang videos ko na ginawa patungkol sa Yulo Kiwi Cafe Racer 152. So, if you're looking for videos, contents na kung saan lahat ay patungkol sa Yulo Kiwi Cafe Racer 152, I highly recommend na i-check nyo yung video ko. Okay? And if you want na malaman, if kung gusto nyo na malaman if this Yulo Kiwi Cafe Racer 152 is the right motorcycle for you, pwede mong panoorin yung isang video ko na ginawa patungkol doon. So I'll be putting the link up here, so better check it out. Okay, dito nga lang. Okay, so yun nga guys, iba kasi naghahanap ng motorsiklo. Okay, nagtatanong siyempre kung bago ka or gusto mo bumili ng motorsiklo, gusto mo yung motorsiklo na kayang tumagal sa biyahe, lalo na kung lalo na kung isa kang rider na katulad ko. Okay, so siyempre pag rider ka talaga, iisipin mo kaya ba nitong motor na to na makipagbakbakan or kaya ba nitong motor na to na tumagal sa mga long rides? Hindi ba sasakit yung ulo ko? Baka mamaya, nasa kalagitnaan ako ng biyahe, biglang bumigay, biglang masira, tsaka hindi na ako makauwi sa bahay. Kaya yun yung mga takot kasi ng iba, ibang tao, lalo na yung mga first timer or mga newbies na bibili ng motorsiklo na bago pa lang sa pagra-rides, yun yung mga isa sa katinatanong nila. Okay? Meron din nga pala akong ginawang video na kung saan pinag-usapan, diniscuss ko doon kung itong yung mga major issues or major problems ng Yulo Kiwi Cafe Racer 152 sa video na to, sa video na yun. So ilalagay ko yung link ulit dito sa taas, so check nyo na lang pag may time kayo, or you can just check it out if you're interested. Okay, so yun nga, kwento ko lang sa inyo guys, last year meron akong sinalihan na motorcycle endurance event. Okay, so last year siya, and that time bago ko pa lang, kukuha ko pa lang itong Yulo Kiwi Cafe Racer 152.
Okay, so nag-iisip ako kasi gusto ko talaga matest, matesting itong motorcycle na to. Okay, kung kaya ba niya ng long rides, kung kaya ba niya na bumiyahin ng matagal, kung kaya ba niya makipagsabayan sa mga big brands o sa mga kilalang brands na ginagamit ng mga Pilipino. Okay, so naisip ko na yun yung chance or yun ang pagkakataon para ipakita if capable siya, if reliable siya, if kaya niya makipagsabayan sa isang mga sa mga Japanese brands o sa mga kilalang brands na meron na dito sa Pilipinas. Okay? Kasi ako, nung una, talagang napaisip talaga ako if this bike is okay, if this bike is good, okay, if this bike can perform. Okay? So, yun yung doubt ko rin kasi first time ko magkaroon ng ganitong klaseng motor, first time ko magkaroon ng ganitong klaseng brand ng motor. Okay? So, nagkaroon na ako ng motor na Yamaha, nagkaroon na ako ng motorcycle na Honda. Okay? So, nung nakita ko kasi itong motor na to minsan, sa isang event, which is yung Inside Racing Bike Fest, naka-display siya doon. And that moment, parang naisip ko pa, uy, ang ganda nito. Uy, okay itong motor na to ah. Yun yung time na naisip ko na gusto ko siyang mabili. Gusto ko siyang matry. Then, kinabukasan after that event, pumunta ako sa pinakamalapit na SYM dealer sa area ko, which is yung SYM San Pablo. So, taga Chaong Quezon ako, kaya walang SYM dealer dito sa area. So, I decided to go sa SYM San Pablo. Okay? So, nung pumunta ako sa SYM, yun, natripan ko na talaga siya. And I think, sabi ko nga, gusto ko talaga siyang mabili. Gusto ko talaga siyang makuha. Okay? Yun. Okay, so narito na naman tayo sa aking undisclosed location somewhere out there. O, diba? Ang ganda. Alright. So, yun nga. Naisip ko itry siya. So, nagkaroon ng pagkakataon na maka-join tayo sa isang endurance event, which is from Lucena to Bicol. Okay? So, 600 kilometers in 16 hours dapat. So, within that period of time, dapat makover mo yung route na yun, yung 600 kilometers na yun. From Lucena to Bicol, then going back to Lucena. So, yun. Sumali ako dun sa event na yun, tak lahat. Okay? Anong ginawa ko? Ang ginawa ko lang is, pinaritan ko yung langis. Okay? So, dun sa mga nagtatanong kung anong klaseng langis is yung ginagamit ko sa motorcycle na to. So, ang ginagamit ko po ay yung Castrol Power 1 10W40. Okay? So, yun yung ginamit ko ng endurance and up to this point, yun pa din yung ginagamit ko na motorcycle oil for Euro Kiwi Capture Racer 152. Okay? Yeah. So, hindi pa ganito yung itsura niya noong ginamit ko sa event na yon. So, ginamit ko siya as in stock. Stock lang talaga. Stock lahat. Wala pa nga akong extra lights nun eh. Stock lights, stock tires, stock handlebar. Nagkabit lang ako ng tank bag para dun sa event na yun. Syempre kailangan ko ng lagayan ng gamit ko. Okay, during that event wala ako naging problema. Okay, as in super smooth ng takbuhan ko noon. Sabi ko nga before dun sa mga nagtatanong and sa nakakilala sa akin before, so kahit ako nagulat sa performance ng Euro Kiwi Castle Racer 152, bilhin mo 600 kilometers and tinakbo ko siya within 10 or almost 11 hours. Okay? So, non-stop. Meron namang pahinga, pero gas stop lang. Magpapagas lang ako, dun lang ako titigil. Okay? So, kasi yung mga checkpoints dun, yung mga checkpoints kasi yun, dapat pipirmahan mo yung passport or yung pass para malaman nila na pumunta ka dun sa lugar na yun, pumunta ka dun sa checkpoint na yun, para malaman nila kung naikot mo ba talaga yung lugar na yun o yung buong ruta. Okay? So, every time na magpapagas ako, titigil ako. Siyempre, so, tatagal siya ng 15 minutes or maximum siguro 20 minutes na pagtigil ko
doon. Bakit? Kasi itong motorsiklo na to is hindi talaga sa pangratratan eh. Ang takbuhan ko nun is 80 to 100. Okay? As in, pag meron pagkakataong maka 100, pag mulog yung kalsada, so pinupush ko talaga sa 100, babad. And also, 80. Okay? So, hindi siya ganun kabilis umakyat yung speed niya. Sabi ko nga, this motorcycle is not built for speed. Okay? So, yun lang. Kaya kailangan kong tumigil. Pag tumigil ako ng mas matagal sa mga stopovers, malamang hindi ko matatapos yun. Okay? But luckily, I was able to finish it at around almost 11 hours. Okay? 10 to 11 hours. Kasi 10 hours plus ko siya tinakbo. Hindi ko matandaan kung ilan pala yung exact time. Pero yun. Tapos, from Lucena, umuwi pa ako ng Chaong, Quezon. As in, walang kaproblema. Hindi ako nagkaroon ng issue. Hindi ako nagkaroon ng sakit ng ulo. Hindi ako nasiraan. Okay? I'm using stock tires that time. So, may mga nagsasabi, ang dulas po ng ating stock tires. Okay? Minsan, napapaisip ako, bakit kaya dumudulas? Eh, tingin ko naman is okay siya. Okay, so lagi mo ang sinasabi, pag meron akong nababasa ganun, lalo sa mga Facebook pages, so ang mga motorsiklo kasi natin is meron yung break-in period. Break-in period. Hindi lang po yung makina ng motorsiklo ang binibreak-in natin, kundi yung buong motorsiklo ay binibreak-in natin. Lahat ng parts na kasama ng mga gulong. So kailangan talaga yung break-in yan. And also, yung break-in period din, yun yung time para magamay mo yung motorsiklo na ginagamit mo, guys. Okay? That's why merong break-in period para magamay mo yung motorsiklo on that break-in period. Okay? So, sa mga nagtatanong, if kaya ba makipagsabayan or kaya ng long rides ng Euro Kiwi Cafe Racer 152? And sagot ko dyan, kung ako yung tatanong ninyo, is malaking check. Okay? Kasi check na check na check. Kasi up to this point of time, owning this motorcycle, eh, hindi pa niya ako binibigyan ng sakit ng ulo. Gaya ang sinasabi ko, depende talaga yan sa gumagamit, depende talaga yan sa paggamit mo, and depende yan sa pag-maintain na ng motorsiklo mo. Okay? Ayan. So, alam niyo na. So, basically, kaya-kaya niyo ang long ride. So, kahit itanong niyo pa sa mga Facebook pages, kahit mag-post kayo doon, yung mga magpapatunay doon na mga riders na kaya niyang sumabay at kaya niyang tumagal sa mga long rides. Okay? Again, kung bago lang kayo dito sa YouTube channel ko, i-trip niyo yung mga contents ko, eh, pwede naman kayo mag-subscribe. Okay? Kung sabihin niyo, makakatulong din ito sa mga kapwa nating riders. So, I highly suggest na i-share niyo na din. Okay? Like, share, and subscribe to Lost Rider PH. Okay? So mga nagbabalik na returning subscribers ko, thank you muli sa panonood ng videos ko. Okay? So hanggang dito na lang muna and see you again on my next video. Okay?